Nasaan na nga ba ngayon si Marian de la Riva? Kung ang mga millennial ang tatanungin ngayon, hindi na nila kilala kung sino si Marian de la Riva na nagtataglay ng napakagandang mukha sa showbiz. Ang yumaong kilalang Filipino fashion designer na si Pitoy Moreno ang nakadiskubre kay Marian sa edad na 16. Ginawa niya itong fashion model. Nang makilala siya sa fashion world, kinuha rin siyang print model ng ilang produkto noon. Ang kanyang pagiging modelo ang kanyang naging daan para mapasok niya ang larangan ng showbiz. Taong 1973 nang siya maging leading lady ni Victor Laurel sa pelikulang Love Song na dinidirect ni Sinaida Amador mula sa story ni Celia Diaz Laurel. At that time, si Marian ay kinonsider na one of Manila's five prettiest dahil sa kanyang napakaganda at napakaamong mukha. Taong 1974 nang siya ay kuning leading lady ni Ramon Revilla Sr. sa pelikulang Ibilanggo, si Cavite Boy. The following year in 1975 ay kinuha naman siya ng movie king na si Fernando Po Jr. bilang kapareha sa pelikulang Ang Leon at Ang Daga, kung saan din tampok ang child wonder noon na si Ninyo Mulap. Muli siyang kinuha ni FPJ bilang leading lady sa Tutubing Kalabaw Tutubing Karayom in 1977, kung saan kasama pa rin ang child superstar na si Ninyo. Magmula noon ay naging paborito na siyang leading lady ni FPJ sa iba pa niyang mga pelikula at kasama na rito ang kanyang classic hit movie na Panday in 1984, Isang Balak Alang 1 and 2 in 1983 at iba pa. Bukod kina FPJ, Ramon Revilla Sr., naging in demand din siyang leading lady ng ibang action star noong dekada 70 hanggang 1990s tulad ni na Dante Barona sa pelikulang Karding Estrabel noong 1980, Ray Malonzo sa Commander 45 noong 1987, Lito Lapid si Gumar noong 1984, Rudy Fernandez sa Anak ng Tondo noong 1985, Philip Salvador in Delimagang in 1989, Anthony Alonso sa Irampa si Media Bilio noong 1990, Eddie Garcia sa Mayor Latigo noong 1991 at marami pang iba. Taong 1977 nang gawin ni Marian ang kanyang kauna-unahang teleserye, Ang Gulong ng Palad, na tumagal sa ere ng 8 taon mula 1977 to 1985. Ito ang longest running and top rating TV series noon ng BBC or Banahaw Broadcasting Corporation sin Broadcast City, Quezon City. Si Marian ay hindi lamang naging paboritong leading lady ng mga action stars noong dekada 70 at 80, kundi naging paborito rin siyang cover girl ng mga comics, magazine at maging ng mga fashion magazines. Si Marian ang gumanap sa papel ni Luisa habang si Ronald Corbo naman sa papel ni Carding, habang si Romnick Sarmenta naman ang batang si Piping, si Caridad Sanchez bilang si Nanay Edad at ang yumaong si Augusto Bicta bilang si Tatay Tomas. Ang Gulong ng Palad ang unang TV series ng bata pa noon si Romnick Sarmenta. Ang matagal na pagsasama ni na Marian at Ronald sa Gulong ng Palad ang naging daan ng kanilang relasyon na nauwi sa kanilang pagpapakasal. Nagkaroon sila ng dalawang anak na parehong babae. Pero pagkalipas ng ilang taon na uwi sa hiwalayan ang pagsasama ng mag-asawa, nagkaroon si Marian ng ibang karelasyon at may pagkakataon pang naging kontrobersyal ito. Tuluyan lamang na nahimik ang buhay ni Maria nang ito'y mangibang bansa sa Amerika. Naroon ang kanyang dalawang anak sa kanyang ex-husband na si Ronald. Sa New Jersey, USA, habang dinadalaw ni Marian ang kanyang mga anak, ay ipinakilala siya ng dating aktres na si Edna Diaz, na doon din nakabase ang kanyang pamilya, sa isang kaibigang Pilipino doktor na binata, si Dr. Oscar Ortiz. Nagkaroon ng atraksyon ang dalawa na nauwi rin sa kanilang pagpapakasal. Palibhasa ay walang anak si Marian at Dr. Ortiz, sobrang napamahal sa second husband ni Marian ang dalawa niyang anak. Pati ang mga apo ni Marian ay tinrato na rin sariling mga apo ni Dr. Ortiz. Masaya, maganda at payapa ang buhay ngayon ni Marian sa Amerika sa piling ni Dr. Ortiz. Since pareho na silang senior citizen, ginugol nila ang kanilang bakanting oras sa pamamasyal sa ibang lugar, particularly in Florida, USA.
Doon sila may nabiling property. Hindi kinakaila ni Marianne, who is now in her mid-60s, na may mga pagkakataon na namimiss niya ang showbiz at pag-arte. Pero hindi niya umano ito kayang ipagpalit sa masaya at mapayapa niyang buhay ngayon sa piling ng kanyang mapagmahal na asawang si Dr. Oscar Ortiz at na kanyang dalawang anak na pareho nang may mga pamilya at maging ang kanilang apat na apo. Ma'am, ano po yung namimiss niyo sa Pilipinas? When was the last time you were there? We were there last year, early last year, but only for a while. Siyempre, I miss my friends and my relatives. Sir, how about you? What do you miss in the Philippines? My family. They're still there. So what do you want to tell your audience, the Filipino audience, about your life here? I miss everybody back home, okay? But okay na ako dito. Okay. I'm with my husband. Okay na. With the children. Mahimik na buhay. At pag bumabalik kayo doon, ano yung hinahanap niyo? Food? Yes. Like what? Yung mga gusto ko sinasabi. Yung mga fresh crabs, fresh seafood. Yun, I really miss iba rin, no? Iba rin talagang pagkain. Kayo po, sir, what do you miss in the Philippines? Pagkain din. Do you miss show business? No? Show business? Yeah. My friends. Your friends. But do you watch Filipino films or Filipino shows here? Do you have PFC? Yes, we do. You do. So, yun, parang, but for now, it's really just concerts. You've been watching concerts here? Every now and then, yes. Every now. Yes. Who else are you looking forward to watching here? Yung mga favorites ni po? Gary Valenciano. Oh, Gary Valenciano. That's nice. Yeah. Sir, kayo po. Ano? Sino pa yung gusto nyong acts na dalhin dito ng mga Pilipino? Sa concert daw. Sa concert? Sila Kule Desma. Yeah. Kule Desma. Panahon na. Panahon namin. Totoo. Ma'am, any inspiring message about for the Filipinos? Who love you and miss you in their films? Gusto ko lang pasalamatan lahat yung mga nagmahal sa akin, nagtaguyod sa akin, lalo mo, no? All these years, and hanggang ngayon, nandiyan pa rin sila kahit papano, hindi nakakalimot. And I just want to thank them for being nice to me. That's true. And then, Christmas in the Philippines is big. Here it's Thanksgiving, no? But we have the pinakamahabang Pasko. Sobrang. Can you remember your Christmas in the Philippines? How different is it from your Christmases here? Iba ang spirit sa atin, di ba? Totoo. Yeah. Iba talaga. Hindi ko ma-describe. Basta iba. The songs, the decorations. The family reunions. And how people treat one another during Christmas. Iba pa rin. Yes. So, can you greet the Filipinos? Oblige us. Parang batiin nyo sila ng maligayang Pasko. Kasi nakakasaya daw. Pag Pasko yung pinag-uusapan. Nakakasenti din para sa inyo. Nakakasenti nga naman. Yeah. Gusto ko lang pati ang lahat ng maligayang Pasko. May mga ups and downs tayo kahit saan. Very good. Sa buhay natin, everyday life and all that. Pero kalimutan na lang natin yun. Tsaka magsaya na lang tayo dahil life is too short. Just enjoy it. That's true. How do you spend your time here? What occupies your time? Family. Touring also at this point? Yeah. Is it nesting already? Like kunyari, going to one place na and enjoying each other na now? Oh yeah. Yun na talaga. Yeah, we like to travel. Traveling. The grandchildren and all. Yeah. So kahit kaya pa, no? Kaya pa. So it's traveling. What else do you want to do na the next few years together? Ano pa yung mga nasa bucket list? Like where? Croatia. Croatia is one of them. Sailing? Do you ever have the cruise? You have cruises? We love cruising. Yeah. Cruising. Yeah. With the family. Yeah. And life in the States is simple. Very simple. Simple and really quiet for me. So I like it. Simple, quiet. Yeah. Thank you. And we wish you that. Happy, quiet happiness. Thank you so much. And soothing happiness. Salamat po. Shout out sa mag-asawang Jojo at Ashley Yonko ng 13 Martires, Cavite City. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.